Chairman, General, magandang umaga po. Yes, sir. Good morning po. Aba, unang-una, medyo nahulaan ko na yung unang interview nyo, yung mga sinasabi nyo tungkol doon sa Nueva Ecija, ano po. Pero ang hindi malinaw ay ang binanggit ng spokesman na si Harry Roque na kayo daw po ay hiniling ni Presidente ang mag-resign dahil sa alegasyon na ginagamit nyo ang pera ng bayan sa mga hindi kinakailangang foreign trips at meron para ho kayo recipient para ho kayo ng mansion sa Osami City na binigay ni Paruhinog. Chairman, mabigat na akusasyon to. Mabigat to kung ang tatamaan tamang tao. Mukhang mali ho yung tao, kabayan. Ay, may binabanggit kayong ano, apelido nyo, Santiago din, yung sinasabi nyo? Yes, sir. Opo, ang kumpare nyo yung isang Santiago. Kumpare nyo isang Santiago, Mariano. Ah, ay matagal na yun. Eh, pero Tagoy din ho yun eh. Tagoy 67. Ang distinction lang ho namin ang class. Natang Santiago, Tagoy. Natang Garcia, Garrick. Tatlo ho kami magkakapatid. Tagoy 67 ho yung kumpare nyo. Ako'y Tagoy 70. Oh. Yun ang younger brother ko, Tagoy 73. Bakit napunta sa inyo? Ako kasi ang pinakasikat na Santiago. Oh. Kaya lahat ng barta kasalanan, maganda ako yun. Pag Santiago, ikaw yun, parang gano'n. Ako ang pinakasikat at pinaka-controversial na Santiago. Eh pero si Mariano Santiago, di ba matagal na hon nawala yan? Wala na, pero active pa rin sa law practice yan. Ako naman ay bago lang ako, actually 7 years na ako napahinga. Na-revive lang ako government service ko, nung i-appoint uli ko. Mm. Ang alam ko, 1 year lang. Dahil ang tenure ko, ang pinalitan ko dyan as board member, si nag-resign ako yung board member. Ang term ko is 1 year. So kung legally speaking, ang na-retire ko yung co-terminus position ng chairman. Pero yung board member, nasa sa akin ho yun. Kung i-resign ko na yung remaining 8 months. As member of the board? As member of the board. Hindi pala ho ako. No, double appointment to ako. Member of the board, and I cannot be appointed as chairman kung hindi ko member ng board. I still have 8 months. Hindi ko nakalimutan. I will resign din pati yung membership ko sa member ng board. Okay, opo, okay. Opo. Pero kayo ba yung nakapunta na ng America at Austria habang kayo DDB? Dito. As a matter of fact, I was supposed to travel to Geneva. Oh. Tapos after that, I was supposed to travel to... May mga mandatory trips ho eh. Opo. Tungkol din sa droga yan. Tungkol sa droga. Missiho kayo. May mga mandatory trips kayo as Vice President. Opo. And as Senator eh. Oho. Ang classification no, yung merong full payment ng host. Meron din nung hati, kami magbabayad ng transport, all accommodations and everything yung host. Opo. Meron noon talagang, yung talagang tayo lang magbabayad. Pero ang yung unang-una sa US, meron nung kami travel committee eh. Hindi ko nga ako kilala yung kwento, kung lang nakilala yung kasama ko. Mm, oho. Ang nagkano, yung kanilang division, yung preventive education, ang isang unit niyan is yung MISU, Management Information System. At yung atin nung sistema, nagdala ho tayo ng technical people. Hindi naman ako technical eh. Oho. Nagdala ho ako ng technical people dahil gusto naming makuha yung financial funding from international organization for technical ho, para hindi ho tayo magkagasta. Dahil ngayon ang website ho natin, pagka i-check nyo, medyo nakakahiya ho, hindi kumpleto ang data ang makukuha nyo. Ganun ba? Oho. Ngayon, ang gusto ho namin, i-computerize namin para except yung mga really classified matters, pagpindot nyo, nandoon na all data kung anong gusto nyo malaman. Pati different, pati DOH, yung input niya. Lato ng members ng board. Mm. So, ito hong US trip. Government to nagbayad niyan. Pero yun nung kasama ko are employees of DDB na expert along one. Tapos ang concept ko, I think pati sa media ho, ginagawa nyo, I don't want na ma-hostage sa organization. Nagpapasama ho ako ng understudy.
Okay. Para may continuity ho kahit mag-aalisan kami. Talagang eksperto lahat ang nandun. Kahit sino tanongin nyo, may maisasagot. Opo, okay. Okay, so... yun ang Austria, dyan yung junket. Junket. Ito, nagpunta rin ho kayo dito? Oo, dahil... yun ang una, si on invitation no, ni Senator Cayetano. Senator Cayetano. Dahil mag-round table discussion sana ho kami sa human rights, iniyaya niya ako. So may authority ho ng Malacanang yan. Okay. As, Senator Cayetano, as Foreign Affairs Secretary na? Foreign Affairs. Okay. Di ba ho more than one month siya nag-explain our situation on human rights. Okay. Yun ang pangalawa, on invitation of the UN. UN, okay. Yan ang invitation na yan, naka-specify kung ano ho yung subject matter. Tama, ganoon naman sila. Siyempre. The subject matter and the number of people that are authorized to correct. Travel. Tama ho kayo. So isinama ho namin yan, nakasama ho natin ang soldier, legal, DOJ ho yan dahil meron legal issue. Tapos sinama ho natin ang soldier. Kasama ho natin si Asik Baby Ignacio, who is from Malacanang. No. Siya ang may hawak na special concerns desk ng Office of the President. Mm-hmm. Okay. Pero ang mabigat nga dito, yung daw mansion, tinanggi na ho ninyo ito, wala kayong mansion sa Usamis, wala. Ayun nga ho, dahil tagoy ho yan, pero hindi ho tagoy 70 yan. Is another tagoy, kayo na ho maghanap kung sino yan. Opo. Sa ibang station ho, na pangalanan na yan, hindi ko ho kilala si Nova. I was never assigned to Usamis. Yung Vice Mayor. Hindi ko kilala. Okay. Si Paruhinog, na-encounter ko na pala ng Bilipi dyan. Sumaludo sa akin, nagpakilala. Sila pala yung naglalakad na yung isang inmate dyan na eventually napatay na ma-release. Uh-huh. Pero nirefuse ko ho yun. And they know that hindi ako nakukuha doon sa mando. That ako, what is the law is the law. Opo. So wala ho kayong hidden wealth, General? Ang misis ko ho meron. Bakit ho? Sabi ko niya, hindi niya raw ginagawa. Sinesave niya yung mga allowances ko. Pati sweldo ko, kanya ho yung sweldo. Akin yung allowance lang ho. Siya humahawa ko. Hindi ko ho alam kung magkano ang pera niya. Okay. Dahil pati ho, akin ho yung pera. Pero siya ho may awak ng ATM card. Pati ho yung code ho, siya ho nakakalam. So, understanding hindi ko alam pala kung magkano na itago niya. General, understanding pala naman kayo. Alam nyo, lahat ng lalaki pag nahuli na understanding na talaga. Hindi lang ho ako yung... Anyway, kayo ba yung nag-usap na ho ni Presidente bago mangyari itong mga pag-resign ninyo? Wala ho. Ako'y pinasabihan lang ho. Through Secretary Miguel Diaz. Okay. Kaya ho nung sabihan ako, because may lumabas yung news eh. Oo. Nung ipakita ho sa akin, sabi ko, tapos na ako. Okay. Kaya ho nung mag-dinner kami ng pamilya after church, sabi ko, last supper, wala na tayo 12 bukas. Kaya before pa ako kausapin, mukhang nahihirapan pa ho si Secretary, sabi ko, huwag mo na pahirapin buhay mo, alam ko na sasabihin mo. Yes, sir. Pwede pangalawa retirement na ho ninyo? Actually, pangalawa ba ho ito? Pangatlo na to dahil ang retirement ko una is military. And then? Tapos na-retire ako sa government bureaucrat. Tapos return to kon ako. Pangatlo na ho ito. Pangatlo na pala. Akala ko 1 year lang. Sabi ko mas maigsi pala aabutin ko 4 months. Okay, General. Ang malinaw ho nito ay nalinaw natin na hindi ho kayong sinasabing Santiago, ibang Santiago. Iba. Okay. Saka yun ng misis ko, yun ang pinambili niyan ng ticket. Ililinawin ko na lang ako the information of the public. Opo. Ang secretary pala ho, 200,000 ang inaabot, pati allowances. Opo. Minus taxes, 142 ho. Yun ang 112 sa misis ko ho yun. yun ang balance sa 30,000. Yun ang allowances sa panggastos ko. Ayo. Yun ang kanyang ginasta sa trip. 76,000 ho, receipted ho yan.
Okay. Siya ho gumasta. Una-una, hindi ho siya government employee. Oh, tama, tama ho. Kaya hindi pwedeng nag-junket ang asawa bawal, ko. Bawal ho yan, bawal. At saka siya ho yung, mistress ko. Oh. Dahil ex-girlfriend ko siya. Ayo, kaya pala may sinasabing mistress. Eh, hindi. Yung mistress na sinasabi, hindi ho taga-timpla ng kape yun. Ah, hindi. Okay. Hindi ko nga ho alam na Judith ang pangalan niya dahil ang tawag namin sa kanya, Edong. Ah, okay. Pag pumunta ho kayo sa opisina, siya ho yung magre-receive, nagdi-direct ng mga papel. Opo. Ang taga-timpla ho ng kape namin sa Pisaya, even if, at sa DDB, even if you visit. Ayun. Si Noel. Siya ho nagtitimpla ng kape. Siya ho nakakaalam pati susi ng pintuan namin. Okay. Sige po, General. Maraming salamat po sa pagpaliwanag. Maganda umaga po. Yes, sir. Good morning po. Good morning po. Yes, sir. General Dionisio Santiago, dating chairman ng Dangerous Drugs Board.